Hi, balik naman tayo sa vlog ko, A Foreigner's Wife in the Philippines. Nandito kami sa lungsod kasi may nagbili kami ng utan noon at saka ng manga. I-shake namin. Mango float namin. So ngayon sa si Terence, yung asawa ko may pinuntahan pa sa Alturas. So magba-vlog muna ako para ano naman ano yung oras ko. So ang kasi may nag-comment sa vlog ko na ano, karamihan daw sa mga Pilipina is nag-asawa ng matatanda, 20 years age gap, 15 years gap, 30, 40, 50 years gap. So ano daw, nag-asawa daw ng lolo or ng ama, ng parang ama na din, parang may lolo na din. So you know, wala naman kaming makuha kung ganun yung pagtingin niyo sa amin, kung ganun yung outlook niyo sa amin. Ang ano lang, you know, sa buhay namin masaya kami. Hindi naman kayo nagpakain sa amin, especially sa akin. Kung nanood kayo at galit kayo sa akin. You know, chill out lang. At saka buhay naman namin ito. Kasi may nagsabi na, oh, nag-asawa yan ng foreigner kasi practical. Practical yan. Para may hawon sa kahirapan. You know, kasi ano, noon ang sabi, Japan, sagot sa kahirapan. Ngayon daw, afam, sagot sa kahirapan. Depende naman yun. You know, depende naman yun. Kasi, kaming mga Pilipina, nag-asawa kami ng foreigner. Dahil ano, para sa akin lang opinion, nakita ko kasi na masarap yung maalaga yung asawa ko, mapagmahal yung asawa ko sa akin, you know. Although nung una, you know, may question o may mga nagtatanong o nag-asawa yan ng foreigner kasi para mayham sa kahirapan, nag-asawa yan ng foreigner kasi naglonging for father figure. Meron ding iba na nag-asawa yan ng foreigner kasi ano, walang option. You know? Pero ang sa akin lang is nag-asawa ko ng asawa kong foreigner kasi ano, may nakita ako sa kanya na hindi ko nakita sa iba. At saka ano naman, i-admit ko naman na isa yung stability at saka yung practical na reason. Pero iba't ibang rason, pero sa akin at sa ibang Pilipina na nag-asawa ng foreigner, nag-asawa kami ng foreigner kasi nakita namin ang pagmamahal na tamasa namin, yung pag-care nila sa amin at saka ano, thoughtful at saka loyal kasi yung foreigner sa Pilipina. So ganun, kaya at saka mature silang mag-isip kumpara sa mga mas younger na Pilipino, you know. Aanuhin mo naman yung bata yung asawa mo, tapos palagi kayong nag-aaway, palaging masakit yung ulo mo kasi wala kang bigas, wala kang may pagkain sa pamilya mo. So ganun. So iba't ibang rason, pero ano lang, kung may comment naman kayo, huwag naman kayong mapanghusga. Mind your own business na lang po. At saka salamat sa panonood kahit bagot na bagot kayo sa kakaiisip na sabi, oh, yun, yung nag-asawa yun ng foreigner para may house sa kahirapan. Loyal kami. At saka yung husband namin, masarap magmahal, masarap makitungo, at nahigit sa lahat, tinatanggap yung buong pagkatao namin. So ganun lang, sa bago sa channel ko, huwag kalimutan sa pag-subscribe. Have a good day. Maraming salamat sa lahat-lahat. Thank you. Kahit sa basher ko, salamat pa din. Salamat. Bye-bye.